kamakailan ay lumabas ang balitang hindi natagpuan si Enchong Di sa binigay niyang address na kung saan nga ay ibibigay ang warrant of arrest sa kaso ng 1 billion libel case laban nga sa aktor na si Enchong Di. Matatandaan na noong August 2021, ang representative na si Claudine Bautista Lim ay nag-file na ng complaint laban sa aktor dahil sa malisyosong tweet nito na kung saan ay nakadamage nga ang karakter ng sabing representative. Ang kasong The People of the Philippines versus Ernest Lorenzo Velasquez D. aka Enchong D. ay ipinasa at na-file sa RTC of Davao Occidental dahil nga sa resulta ng pag-file ng case na inisyo noong January 25, 2020. At ito nga ay sa criminal case number 03-2022 for libel RPC Article 353 in relation to 355 of the RPC and Verter relation to Section 4 and 6 of RA number 10175. Matatandaan na noong January 26 ay nagpunta di umano ang mga authorities address na ibinigay ni Enchong D pero wala nga doon ang nasabing aktor. Ayon sa mga balita, ang boarding house kung saan ibinigay ni Enchong D ang address ay siyang nagmamay-ari na ayon sa mga kapitbahay ay hindi naman tumutuloy doon ang nasabing artista. Pero ito lang January 31 ay lumabas sa mga balitang kusang sumuko na si Enchong D sa National Bureau of Investigation sa Quezon City na may kaugnayan nga sa kasong libel case na isinampa sa kanya. Ayon sa mga source, hindi nakapag-file si Enchong D dahil na rin hindi makapag-process ang court na kung saan nga ay late na ito kahapon. Nagbigay din ng pahayag si Christy Fermin na may kinalaman nga sa nasabing kaso. Ayon nga kay Christy, ito ang pinakamagandang gagawin ni Enchong dito. Hindi mo pwedeng pagtaguan ito. Huwag mong paliitin ang mundo mo at magpiyansa ka. Matatandaan na pinaliwanag noon ni Representative Claudine na nakasira sa kanyang reputasyon ang tweet na ibinigay ni Enchong D sa social media. Narito ang pahayag ng nasabing representative. Sinabi ni Enchong sa akin na ginamit ko ang kaban ng bayan para pondohan ang aking kasal sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pera para sa commuter sa driver ay napunta sa kanyang kasal. Sa kapinsalaan at pinsala sa aking karangalan at pangalan. Ang mga post ay walang iba kundi ang kanilang malisyosong intensyon na siraan ang aking pagkatao na naglalarawan sa akin bilang isang tiwaling opisyal ng publiko. Matatandaan na bago pa man mag-file ng complaint ang nasabing representative ay humingi nga ng sorry si Enchong D. Pero ito nga ay hindi tinanggap ng nasabing representative. Samantala, sa update naman ng Fashion Police ay sinabing nakapagpiyansa na si Enchong D at ito ay matapos madetina sa NBI Quezon City. Nakapag-ayos na ng judge ang proseso na kung saan ay naipasa ang papel para makaalis ng detention ang nasabing aktor. Naawa naman si Oji Diaz kay Enchong D, kaya hindi nga daw ito makapagbunyi sa pagkakaabswelto dahil tuluyan nga itong kinasuhan. Isa nga si Oji Diaz, Agot Isidro at Pokwang ang inireklamo dahil sa pagbibigay nila ng opinyon tungkol sa magarbong kasal ng kongresista sa negosyanteng si Jose Lim. Absuelto nga sila maliban sa aktor na si Enchong D. Narito ang pahayag na Oji Diaz. Siyempre lahat kami nasampahan ng kaso, pero nagkataon lang siguro yung amin, medyo simple pero nabasura. Kaya hindi ko dinidiscuss ito sa YouTube ko kasi yung kasamahan namin parang masarap magbunyi kung lahat kayo panalo. Magbubunyi ka tapos yung isang kasama mo nandoon pa rin siya. Siyempre, sad ako for Enchong, pero sana maayos. Sana ganun din ang kalabasan ng tulad sa amin. Pero hindi pa tapos, kasi depende na lang kung may aapila. Ayon nga kay Oji, ay isang aral daw sa kanya ang nangyari. Sabi niya na kahit hindi naman libelous ang binitiwang salita, ay mayroon palang tao na nasasaktan sa pagsasabi niya ng kanyang opinyon.